Yan. Ito na yung ating bracket ng cambio. Nakatingnan natin siya. Yan. Dito naman, itong butas na to, itatakpan natin yan ng yero or ng galvanize. Pero ito na muna yung gawin natin. So ito ay ilalagay natin dito. I-align lang natin ng maayos. Kung makita nyo, ayan o. Medyo nakaumbok ito. Kakatingin natin yan hanggang sa lumapat itong ating bracket ng cambio. Ayan, kung makita nyo, may spot siya dito ng alambre. Saka dito yung mga tanso lang. So para medyo matakpan natin dito yung butas. Saka ganoon din dito. Yan. Tapos dito. May mga yero yan. Tapos dito naman, binutasan natin siya. Ayan, kung makita nyo, ito yung radiator natin. So dyan natin lalagay yung ating cambio. So next naman natin ilagay dito yung ating driver seat. So dito, nag-set up na ako dito ng bracket niya. So ito yung bracket niya. So ito yung umi-slide-slide. Tapos dito may bracket din siya, naka-spot siya ng tanso. Dito sa flooring, dito may hinang din siyang tanso, ganoon din dito. So ngayon na lang ay ilalagay natin dito yung ating sa driver seat. Nakalagay na yung ating driver seat, ito na siya. So ayan. Yan. So dito, ito yung bracket niya. Tapos siya nga pala, doon sa ilalim, mayroong dalawang 12mm na bolt. So tuturnilyohan natin yan, doon sa ilalim. So dito pa sa taas. Next naman natin ilagay dito yung ating passenger seat. So convert natin yung passenger seat natin. So dito, ito yung sandala ng passenger seat. Ayan. So tinanggal natin yung foam dito. So ito ay kinoconvert din ito. So ito, itong part na to ay mapupunta dito. Tapos ito naman ay malilipat dito. Ayan. So ganun lang. Tapos dito naman, ito yung ating pinakaupuan ng passenger seat. Ayan. So doon natin yan. So ito muna yung gawin natin. Ayan. So ito na yung ating frame ng sandala ng passenger seat. So nailipat na natin siya. So dito, kinating natin yan. Ayan o. Ganun yan. So yung sukat niya, yung pagkating ko, ay pareho lang yan. Ganun din dito. Ayan. So dati ay ito ay naandito. Tapos ito naman ay naandito. So ngayon, dahil tapos natin itong i-convert, lalagay na natin dito yung foam niya saka dito. So ito na yung sandala natin. Ikinabit natin siya dito sa loob ng cowl. Ayan. So ito na yung ating sandala ng passenger seat. Ayan, nakakabit na dito sa cowl. Ayan, so dito, ito yung bracket niya. Ayan, tapos meron siyang 14mm na bolt. So kabilaan lang yan, ganun lang din. Ayan, so tapos na tayo dito. So next naman natin dito ay yung upuan ng passenger seat. So dito, ito na yung ating passenger seat. Ayan. So ito naman yung gagawin natin. So ngayon ay magagawa tayo ng frame nito. So dito, ito na yung ating frame ng passenger seat. Ayan. So flat bar lang ito. Hindi ko alam kung anong size nito. Pero manipis lang siya. So dito, ito na yung ating passenger seat na ilagay na natin. Tapos yung frame natin dito. So okay na tayo dito. So ayun nga, may natingnan ko na rin siya. So test nga natin upuan itong ating ginawang passenger seat. Kung okay ba yung ating passenger seat. Ayan. So okay naman yung passenger seat natin. Ayan o. Okay na okay. Ayan. So siya nga pala, dito ay nagmating na tayo sa flooring. Ayan, kung makikita nyo, meron tayong mating dito. Ayan. Tapos itong driver seat natin ay inilagay ko na rin. Ayan, ito. Akabit natin itong cambio. Ayan. Tanggalin lang natin ito, itong cover niya. So yan, dito okay na tayo dito sa cambio natin. Tapos nilagay niya natin itong cover niya. So ito yon. So meron lang siyang apat na tornilyo. So next natin dito ay ilagay natin yung cover ng cambio. So ito yung ating cover ng cambio. Ilagay lang natin ito. Ayun, tanggal na, nahulog pa. So ngayon ay ilagay lang natin itong ating cover ng cambio. So ayan. Wait, ilawan lang natin kasi madilim. Ayan, so lagyan lang natin siya ng tornilyo dyan, saka dito. Balik natin itong ating shift knob na hulog. Okay guys, tapos na nga tayo itong magkabit ng mga accessories nitong
sa loob ng cowl. So okay na tayo dito sa loob ng cowl, ano. So tapos tayo dito sa ating dashboard. Tapos na tayo dito sa driver seat, passenger seat, saka yung cambio natin. Yan. So okay. So okay na tayo dito. Yan. So yun nga lang ay so wala na tayong gagawin. At wala na rin tayong i-convert na truck. Dahil itong truck na to ay huli na ito. So wala na tayong gagawin. No? Hindi ko alam kung kailan tayo magkakaroon ng gawa. So hindi na tayo makapag-upload ng video. So sana ay supportahan nyo itong channel na to kahit hindi tayo makapag-upload ng video. So tingin ko ay hanggang dito na itong video na to. At maraming salamat. At siya nga pala, pwede nga pala ngayon. So today is payday. Kaya mamaya pag uwi natin sa bahay ay may sahod na tayo.